Hello, isang mapagpalang gabi po. Sumayin niyo nawa ang kapayapaan ng ating Panginoon. Gusto ko pong bahagi sa inyo ng isang makasaysayan at isang napakahalagang tagpo sa Biblia na kung saan ay makita po natin yung kapangyarihan ng Diyos at kung paano niya po ginamit si Pablo at si Silas sa pangyayaring ito. Ito po ay matatagpuan natin sa Book of Acts, kung saan ay ang tawag po ng iba sa Book of Acts ay Acts of the Apostles, and tawag naman ng iba ay Acts of the Holy Spirit, na kung saan ay ang mga apostol ay from miracles to miracle na sa kanilang paglilingkod sa Diyos ay yun ang nangyari sa kanila. Grabe po talaga, napaka-dramatic, napaka-punong-puno ng aksyon ang Book of Acts kung mababasa po natin simula pa lang sa chapter 1. Dito po kasi talagang kumilos ng todo yung banal na espiritu sa buhay ng mga mananampalataya dahil sila po ay inungsig ng todo rin. Kung kaya kailangan po nila yung kapangyarihan, lakas ng loob, karunungan para po maipangaral ang ebanghelyo ng Panginoon. So sa chapter 16 ay makikita po natin dito na si Paul at si Silas nakulong. Paano po sila nakulong? Isang araw habang nangangaral po sila ay mayroong babae na batang babae na habang sila ay nangangaral sumusunod-sunod sa kanila, at itong babae ito may kakayanan siyang mag-predict ng bukas or predict. Sabi pa dito, the girl who had a spirit by which she predicted the future. And kumikita siya po dito. Yan, sabi dito, she earned a great deal of money for her honors by fortune telling. Yan, fortune telling. Opo, sikat to sa panahon nila. At maging sa panahon po natin ngayon, kahit po mga celebrities ay na-engage o na-involve po sa pagpapahula ng kanilang future. Ano po? Pero kahit po yung panghula, siguro hindi niya naman kayang hulaan sarili niya, ano? Okay, this girl followed Paul and the rest of us, shouting, "These men are servants of Most High." Maganda naman po yung kanyang sinisigaw actually. Sinisigaw niya, ito po mga taong ito ay kanya ay sila yung mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. At ang sinasabi nila sa inyo ay kung paano sila kayo maliligtas. Maganda naman, walang problema, ano po. She kept this up for many days. Maraming araw niyang ginagawa ito kay Paul at sa kasamahan nila. Tapos, parang na si Paul, sabi dito, she kept this up for many days. Finally, Paul became so troubled. And he turned around and said to the Spirit, "In the name of Jesus, I command you to come out of here." At that moment, the Spirit left here. Kinokontrol po pala siya ng espiritu. Espiritu ng masamang espiritu. Kung kaya po na-predict na po yung future at mayroong kumikita behind sa kanyang panghuhula. Ibig sabihin, may handler po siya. Yan. Pag may handler, hindi parang sindikato, ano? Napapansin niyo po ba or narinig niyo po ba yun na minsan may umaakyat sa mga sasakyan o di kaya sa kalye, nanghihingi ng limos? Ayon sa mga kwento, sila po daw ay hawak ng mga sindikato na kumikita behind sa kanila. So, ito din pong babae na to ay ganun ang nangyari sa kanila. Ngayon ang nangyari, dahil nga lumayas yung espiritu sa kanya na nagbibigay pala sa kanya ng kapangyarihan para siya ay makapangula, nagalit ngayon yung mga owners sa kanya. Maraming owners. When the owners of the slave girl realized that their hope of making money was gone, hinuli nila ngayon si Pablo at sa Silas. At hinila nila patungo sa marketplace, sabi dito, para humarap sa mga kinauukulan. Okay, so the magistrate, sabi po dito, verse 20. "These men are Jews," sabi niya. Itong mga taong ito, sabi nila kay Pablo at kay Silas, sila yung mga Judeo, sabi niya. At ginugulo nila ang ating siyudad. Sabi nila, ginugulo. "And by advocating customs unlawful for us Romans to accept or practice." Ikanya nila, ginugulo nila yung ating siyudad sa pamagitan ng pagtuturo ng against sa ating kostumbre bilang mga Romano.
Siyempre, alam naman po natin pag ganun ay hindi sila sangayon sa tinuturo ni Pablo at ni Silas. Ano ba tinuturo ni Pablo at ni Silas? Ipatungkol po sa Panginoon. At sabi po dito, the crowd joined, sabi dito. Verse 22 ng chapter 16, the crowd joined in the attack against Paul and Silas. Pinagtulungan, ang dami, kinuyog. Opo, and the magistrates ordered them to be stripped and beaten. Talagang binugbog sila ng todo. Maraming tao. Alam niyo po yung kuyog, ano po? After they had been severely flogged, they were thrown into prison. Yan. Ikinulong sila after silang saktan. They were thrown into prison and the jailer was commanded to guard them carefully. Noong nasa loob na po sila, sabi dito, ang ginawa sa kanila, inner cell, nasa inner cell sila, doon po sila sa pinaka, pwede natin siguro sa pinaka maximum area sila ng kulungan, nilagay sa pinaka gitna, inner cell. And meron pa silang pati paa daw nila ay mayroong kadena, sabi dito, fasten their feet in the stocks. Okay, so about midnight, ngayon, nung nandun sila sa loob ng kulungan, eh, imagine po ba natin ang kulungan, eh, di, wala naman sigurong kulungan na talagang masaya, o di kaya mabango, or what, awful situation. Ganyan ang kalagayan po nila. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Okay, ito po yung message namin kanina, ng kasama kong Pastor Lito Rapas. Traded ito sa kanya. Maganda yung message and gusto ko lang po i-share din naman sa inyo. Sabi po dito, about midnight, Paul and Silas were praying and singing. Way back on their experience na kung saan ay sila ay sinaktan, pinunit ang damit, pinagpapalo. Siyempre, anong epekto po noon? Masakit ang katawan. Po, pwede yung ganon. Tapos, ang ginawa nila, nung nandoon na sila sa loob ng kulungan, at hating gabi na, sabi dito, they were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Tanya po, sabi dito, sila ay nag-pray at kumakanta sa Diyos, at ang ibang mga nakakulong ay nakikinig sa kanila. Kaya po ba? Anong meron kay Pablo at kay Silas? Bakit pa nila po nagawa na kumanta sa kabila ng kanilang kalagayan? Diba parang masarap ireklamo, masarap ibunton sa pader ang iyong galit kasi sinaktan kayo na wala namang kayong kasalanan, ang inyong ginawa ay magpangaral ng ebanghelyo tapos kayo pa yung nasaktan. Kita ko lang po yung mga pagkakataon na tayo, halimbawa mga tao na sige sabihin na po natin na tayo nagiging devoted and talagang active, tapos dumating yung isang pangyayari na ganyan sa atin. Kita niyo po yun, parang masarap reklamo, masarap itigil, magwala. Kasi, biro mo yun, pinangaral na nga natin yung salita ng Diyos, tapos yun pang nangyari sa atin. Dito mo pinapakita na kung nalilingkod ka po sa Panginoon, ay hindi po ibig sabihin noon na magiging easy ang buhay. Or wala nang aberya na mangyayari. Opo. Pero anong pinagkaiba natin kay Pablo at Silas? Maring magkaiba. Pero ang karanasan, maring din magkaiba. Pero tingnan po natin yung kanilang response sa sitwasyon. Anong ginawa po nila? Kumanta at nanalangin sa Panginoon. At yung mga nakakulong na tulad nila ay nakikinig sa kanila. Maari po bang mangyari sa atin yun? Na kahit tayo ay nasa bingit ng alanganin o sitwasyon na kung saan ay
napakahirap, pero tayo yung naging daluyan ng mensahe ng Diyos. Kung kaya nakinig yung mga preso, ano po. 26, dito po, magugulat tayo dito, ano. Suddenly, kasi suddenly, yan nagulat, ano. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open and everybody's chains come loose. Ano yun? Coincidence? Kung saan ay nagkaroon ng lindol. Tapos, ang matindi po dito ay lahat daw ng ano foundations ng prison were shaken and at once, prison doors will flow open. Kita nyo po, kusang magbukas ang mga pinto, sabi po dito. Tapos, at ang lahat ng mga tanikala ay nalagot. Tanikala sa mga preso. Walang binigay po na numbers ng preso, pero according to verse 5, prisoners were listening to them. Marami. Sabihin na po natin, more than one, hindi dalawa. Kung dalawa si Paul at sa Silas, di apat na sila. Pero sabi po dito kasi, and everybody's chains came loose. Gusto pong medyo tumigil tayo dito ng konti. Kita niyo po yun. Na maaring ikaw at ako ay magiging daluyan ng pagkalag ng tanikala ng iba mula sa gapos ng kasalanan dahil sa tamang pag-response natin, tamang respond natin sa sitwasyon na kung saan ay parang tila masarap ireklamo. Pero hindi tayo nagreklamo, nagpray tayo, nagpasalamat sa Diyos, nagkantahan pa nga, at yung iba ay nakinig, at verse 26, na ang tanikala ay nalagot. Marami na pong patutuo ang nangyari, narinig po natin na dahil sa kanilang buhay, ang iba naman ay kumilala sa Diyos. Naligtas at nabago ang buhay. Anong nangyari po? 27, the jailer woke up and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought that the prisoners had escaped. Opo, maganda to. Double hits. Yung mga preso at yung bantay ng preso ay may nangyaring mahimalang nangyari. Dahil alam ng jailer na ang integridad niya is at stake and ang maring pinakasimpleng parusa sa kanya bilang gwardiya ay kamatayan. Opo, kung kaya, para matapos na, ginawa niya ang kanyang sword, sabi niya, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. Akala niya, nakalayo or nakatakas na yung mga preso na under his care. Anong nangyari? Sabi dito, Paul shouted, don't harm yourself, we are here. Sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili, narito kami. Wow, bakit ganun si Pablo na po? Consistent lang si Pablo bilang mananampalataya. Opo, concern siya sa gwardiya. Kung ikaw po ba, concern ka pa sa gwardiya o i-take mo yung opportunity, ay sige, dalihin mo sarili mo para makalaya na kami ng lubos, tatakbo kami lahat. Kasi hindi pa naman sila nakaalis sa vicinity ng kwan eh. Sa premises ng kwan eh, ng kulungan eh. Nandyan lang po sila sa area. Or hindi pa nga sila lumabas kasi nakalagan lang naman ang kadena nila. Hindi naman sinabi na lumabas sila doon sa silda. Pero sabi po dito, ang Jerry ay gusto niyang patayin ang kanyang sarili. But Paul shouted, don't harm yourself, we are all here. Nandito kaming lahat, sabi ni Pablo. The jailer called for lights, rushed in until trembling before Paul and Silas. Dali-dali siyang kumuha ng ilaw. Tapos, lumuhod. Until trembling before Paul and Silas. Sinabi ni Phil, parang nag-ano siguro, sobrang thankful siya. Nandito pa kayo, ganito.
ganito ang nangyari kay Paul and Silas. 30 then he then brought them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" Kita mo po yun. According to Pastor Lito kanina, ang verse 31 at 30 ay maaaring dalawa ang ipakahulugan. Masave siya sa kahihiyan dahil nakataya doon ang kanyang family, ang kanyang pangalan at ang kanyang credential, ang kanyang profesyon bilang jailer, nakataya. Kaya isave siya doon sa kahihiyan. At yung save na word dito ay maaari din po masave siya ang kanyang kaluluwa na po. Kasi ang verse 31, they replied, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." So, kita po natin dito po. Ang salvation po ay kay Jesus. Actually, pwede din po nating isipin na God is also saving us from mga injuries ng buhay na kung saan ay hindi natin kaya. Na totally na parang wala kang maranasan na masama o di kaya masakit. Pero naniniwala po ako na hindi haya ng Diyos na ma-overwhelm tayo ng ganong karanasan para itakwil po natin siya. Instead, He can use that also, that experience also, to drive us more closer to Him. Yan. Mas lalo tayong lumapit sa Kanya. Dalawa lang naman po ang epekto eh. Kapag ka nakaranas tayo ng hindi ka nais-nais, papalapit ka o papalayo. Pero dito po, nakita po natin, dahil kay Pablo at kay Silas, ang jailer at yung mga nakakulong din ay nanalig sa Diyos. Nakaranas sila sa Diyos. So dito po, makita po natin na ang Diyos ay kumikilos sa mahimalang paraan. Kahit po sa ating pinakamasamang kalagayan, maaari pa rin po tayo maging daluyan ng kanyang kalooban o kanyang kaligtasan. So, keep on believing na kahit ano ang ating sitwasyon, alam niyo po, naniniwala po ako na wala naman po talagang ano dito sa mundong ito. Yung wala tayong masasabing perfectong mararanasan dito. In fact, palala ng palala, pagulo ng pagulo, kung napapansin po ninyo. Kaya masasabi ko lamang po na patuloy po tayong maniwala sa Diyos, manalig sa Kanya, umasa sa Kanya. Na maaari po niyang gamitin ang ating kalagayang ito para po yung iba naman ay kumilala sa Kanya. Just like what happened to Paul and Silas. Nakakulong sila, pero hindi po nila hinayaan na yung kanilang kalagayan ay magreklamo sila o di kaya tumalikod sila sa Diyos. Sa halip, nagkanta, kumanta po sila, nagpray pa sila. Kung kaya nga po, nakinig ang kanilang kasama sa kulungan at nagkaroon ng mahimalang pagkilos ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa kanyang mga salitang ito. Anong nangyari? Sa verse nito, "Then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in his house." Na pinangaralan din po nila ang mga kasamahan din ng jailer na ito doon sa kanilang bahay. At that hour, at the night of the night, the jailer took them and washed their wounds. Then immediately, he and all his family were baptized. So, nakita niyo po yun. Ang buong kanyang sambayan ay nabautismuhan. Kita niyo po yun. There is a promise of, yung karoon ng breakthrough sa buhay ng taong ito. Siyempre, wala na po tayong record pa kung ano parang nangyari sa kanila pagkatapos ng karanasan niya ito. Ay, hindi naman po siguro kailangan isulat lahat ano po. Pero ang maganda po talagang nangyari ay kapansin-pansin na ang Diyos po ay ginamit niya yung karanasan ni Pablo at ni Silas para po maganap ang kanyang nais sa mga preso at itong jailer mismo na to. So,
Magandang gabi po, isang mapayapang gabi. Ito pong inyong kaibigan, Rance Amigo. Patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon sa anumang karanasan at sitwasyon sa buhay. Kapit lang po, ang pag-asa natin ay buhay sa ating Panginoon. God bless po sa ating lahat. Good night. Ako sabihin mo. Bye guys.